Magandang hapon po sa bawat isa. I invite you to stand as we start to worship. Buksan po natin salita ng Panginoon sa atin ngayong hapon. Sabi sa Psalm 96, 7-10, O nations of the world, recognize the Lord. Recognize that the Lord is glorious and strong. Give to the Lord the glory He deserves. Bring your offering and come into His courts. Worship the Lord in all of His holy splendor. Let all the earth tremble before Him. Tell all the nations the Lord reigns. The world stands firm and cannot be shaken. He will judge of all peoples fairly. Amen. Purihin po natin ang Panginoon. Let's start our worship with this first song. Welcome.
Oh,
Every soul will captivate depression.
Maraming salamat po na tinipon niyo po kami ulit ngayong hapon na ito. Tunay nga po na ikaw ay dakila. Tunay nga po ikaw ay makapangyarihan. Thank you, God, for your faithfulness and goodness in our lives, Lord. We continue to speak Jesus over our lives because we know that the name of Jesus is powerful and the name of Jesus is reigning over our hearts. Thank you for this moment of worship. Pinupuri ka po namin, sinasamba sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Pare na po tayo. We speak Jesus, di ba? Amen? In this church, we only speak about Jesus. Magandang hapon po sa inyo lahat. Magandang hapon. Shopee or Lazada? Shopee? Shopee or Lazada? Shopee. Ako Lazada eh. Oo, kasi Shopee, nakailang beses na na fake ako. No, ang dami. Na-scam ako. Pero ma-order ako ng ng electric grill. Pinadala na ako sabon. Umayaw ako. Sabi ko, Lazada na ako. So, ang daming peke ngayon, di ba? Ang daming peke. Nakakatakot, pero actually, parang nasasanay na tayo pag China peke. Parang gano'n. Pero you know, si Lord, He is calling us to be authentic. Yatawag niya tayo para maging totoo. So it is good to ask ourselves, when people look at us, what do they see? Ano kaya nakikita ng iba sa atin, no? Nakikita kaya nila si Jesus sa atin? We speak Jesus, oh, pero nakikita kaya nila sa atin? We are called to be the salt and light of this world kahit sa anong sitwasyon. Sa Matthew 5:13 to 16, sabi dito, "You are the salt of the earth. But what good is salt if it has lost its flavor? Can you make it salty again? It will be thrown out and trampled underfoot as worthless. You are the light of this world. Like a city on a hilltop that cannot be hidden. No one lights a lamp and then puts it under a basket. Instead, a lamp is placed on a stand where it gives light to everyone in the house. In the same way, let your good deeds shine out for all to see so that everyone will praise your Father in heaven." Guilty po ako rito. At sa tingin ko, mas marami rin Kristiyano, guilty tayo rito, di ba? Kasi ang dami kasing pressure. Di ba? Ang hirap talaga maging Kristiyano pag minsan under pressure tayo, no? Sa stress, problems, at dami. Problems sa workplace, sa family, minsan kulang yung pera, di ba? Tapos napapaligiran ka ng mga annoying people. Alam mo yun, sa traffic, minsan sisingitan ka, nakapila ka na maayos. Pero God is calling us, again, to be authentic. This is why several passages in the Bible calls us to have a sincere faith. Yung legit, yung authentic. Yung kahit galit ka, Kristiyano ka pa rin. Hirap kaya nun. Yung makikita pa rin si Kristo sa'yo, kahit anong sitwasyon mo, kahit galit ka, kahit ang dami mong problema. So, isama natin sa prayer natin ngayon yun, no? Natulungan tayo ni Lord, by the grace of God, na maging totoong Kristiyano tayo. So, pumukit tayo ngayon, Lord, ay pumukit po tayo ngayon at magdasal. Ama namin na sumasalangit ka,
pinupuri ka namin. Ikaw lamang, O Diyos, na may gawa ng langit at lupa ang pupurihin namin. Ang Diyos na gumawa ng lahat ng bagay, ng mundo at lahat ng nandito. Salamat, Panginoon, sa pagmamahal at katapatan mo sa amin. Salamat sa iyong bugtong na anak na si Jesus na iyong pinayagan. Buwaba rito, masaktan, mamatay, para naman muli mong buhayin para sa aming kaligtasan. Salamat, Lord, sa pagkakataon na ito na makapagpuri at sumamba sa iyo sa simbahang ito na ibinigay mo rin naman sa amin. Salamat, Lord, sa kaligtasan namin sa pamamagitan ni Kristo. Salamat po sa buhay na walang hanggan na resulta ng pagtanggap namin sa anak mo. Salamat na rin sa Holy Spirit, Lord, na iniwan mong gabay namin sa araw-araw para magpaalala ng mga bagay na karapat-dapat namin gawin. Salamat sa Holy Spirit na lumalaban para sa amin, para kami ay makaiwas sa mga tukso at sa paggawa ng mali at mahulog sa kasalanan. Ang iyong Espiritu, Lord, ang katulong namin para makapanalangin at makalapit kami sa iyo. Thank you, Lord, sa mga volunteers, sa mga church leaders, at sa mga administrators na nagtutulong-tulong para sa maayos na mga gawain ng simbahang ito. Salamat sa aming mga guest speakers na that fills the gap whenever necessary. Salamat sa kanila na nagbibigay ng oras kahit pa malayo kami sa kanila. Bless them and reward them, Lord, for their good work and willingness to serve you. Patawarin mo rin naman kami, Lord, sa lahat ng pagkukulang namin, sa pagmamalabis na din, sa mga kasalanan at kahinaan, sa mga bagay at mga pagkakataon na nasaktan ka namin dahil pinili namin ang sarili naming mga hangarin, ang mga emosyon, aming kasiyahan, ng aming sinful nature, mga bagay na nagawa namin, Lord, patawarin mo po kami, sinasadyaman o bunga ng mga pagkakataon at sitwasyon sa aming buhay, mga bagay na nakasira sa pangalan mo dahil sa aming mga maling gawa, mga maling actions at mga reactions, dulot na rin ng mga problema, disappointments, stress, mga kakulangan namin sa buhay, sa mga pagkakataon, Lord, na nadungisan namin ang pangalan mo, patawad po. Nadungisan namin ang pangalan mo dahil hindi kami naging mga mabuting example ng isang mabuting Kristiyano. Tulungan mo kami, Panginoon, na maging maalat na asin at maliwanag na ilaw ng mundong ito, na makita ng mga tao na tama at totoo ang aming pananampalataya dahil nakikita nilang anak mong si Jesus sa aming buhay. Sa aming salita, mga decisions, kilos at gawa. Gawin mo kaming mga mabubuting anak mo, Lord, na laging iniisip is to serve you, to glorify you, love you, and also to love other people regardless of who they are, Lord, na naniniwala man sa'yo o hindi. So to attract them, Lord, na lumapit din sa'yo at tanggapin kanila sa kanilang mga buhay. Lord, hinihiling namin ngayon sa'yo na turuan mo po kami na lagi magpasalamat sa'yo sa lahat ng pagkakataon at sitwasyon meron kami, kahit sa kahirapan at kami ay nasa gitna ng mga problema at pagsubok. Sabi mo nga sa salita mo, consider it pure joy, my brothers and sisters, whenever you face trials of many kinds, because you know that
testing of your faith produces perseverance. Let perseverance finish its work so that you may be mature and complete, not lacking anything. Turuan mo kaming maiisip na ang mga problema ay nagpapalakas lamang sa aming tiwala sa iyo at pananampalataya na kailangan lang naming pagdaanan ang mga ito bilang paghahanda mo sa puso namin sa gagawin namin na plano mo para sa amin kung saan kami iyong gagamitin. Salamat, Lord, sa kabutihan mo. Idinadalangin naman namin ngayon, Lord, sa iyo ang mga church admin, mga volunteers at church leaders namin sa SBCF na magampanan nila na maayos ang kanilang ministry. I-bless mo, Lord, lahat ng aming mga ministry, mga gawain dito at makatulong sa spiritual growth ng bawat miyembro at mga taong pumaparito at makakaakit pa rin, Panginoon, ng mga taong ligaw sa paniniwala. Salamat din, Lord, sa mga taong tinawag mo para maglingkod sa simbahan na ito para sa iyong mga gawain. Please equip everyone that you have called to serve you, Lord. Guide and direct all ministry leaders at mga volunteers po dito. We now pray for Pastor Arnold, Lord, na matagal-tagal na din naming hindi nakasama dito. Salamat po sa buhay niya at sa pagkakataong ibinigay mo ngayon na makapasyal naman dito sa amin at i-share ang iyong message. Thank you po sa pag-iingat mo sa kanya may bahay, Tita Flor, sa araw-araw na servisyo nila sa iyo, Lord. May you anoint his lips now na ang salita mo lamang, Panginoon, ang aming marinig. Lord, sa aming ilang minutong pananahimik, pakinggan mo ngayon ng aming mga personal na kahilingan. Church, you may now lift up to the Lord your personal requests and petitions. You have heard our requests, Lord. May you grant all our petitions and requests according to your will. And again, we lift up to you the rest of our worship service. May you open our hearts, our mind, spiritual eyes and ears to receive your message today. In Jesus' name. Amen. Mapagpalang hapon po sa ating lahat. Let us now give honor to the Lord through our tithes and offerings. So, nitong mga nakaraang araw po, madalas kong napapanood ngayon sa Facebook Reels ang mga content creator na sina Jimmy Darts at Zachary Dernioski. Silang dalawa po ay mga content creator na nagbibigay ng tulong sa mga random people na nakikita nila sa grocery stores or kaya sa daan lamang. Ang ginagawa nila ay una, maghihingi muna sila ng tulong sa mga taong ito at kung sino ang tumulong ng walang pag-aalinlangan ay mabibigyan nila ng cash prize at kung minsan ay kapag may malaking sports event sa lugar nila ay meron pang game tickets. At madalas na mapapansin sa mga videos nila, ang mga madalas na tumulong ay ang mga taong halos walang wala na. Isa sa mga video na tumatak sa akin ay noong nanghingi si Jimmy ng $1 sa mga tao sa grocery. So, ang dami niyang tinanong, pero isang babae lamang ang nagbigay sa kanya nito at kasama niya ang kanyang anak. Maraming tumanggi, pero
sinabi niya, at sinabi na nga sa kanya na dahil tinulungan niya si Jimmy, siya ay merong cash prize. Sa sobrang saya ng babae at ng anak niya, dahil kailangan-kailangan nila ng pera, ay napaiyak pa sila. Sabi pa ng anak niya ay meron na daw silang pambayad ng bills nila. At dahil sa mga napanood kong videos, naalala ko ang sulat ni Apostle Paul sa mga taga Filipos at ayon sa Philippians chapter 4 verses 14 to 19, gayon man ikinagagalak ko ang ginawa ninyong pagtulong sa aking mga paghihirap. Alam naman ninyo, mga taga Filipos, na kayo lamang ang iglesyang nakahati ko sa hirap at ginhawa nang umalis ako sa Macedonia noong nagsisimula pa lamang sa pangangaral ng magandang balita. Noong ako ay nasa Thessalonica na, makailang ulit ding pinadalhan ninyo ako ng tulong. Hindi sa hangad kong laging tumanggap ng mga kaloob, kundi ang nais ko ay makatanggap kayo ng masaganang gantimpala. Narito ngayon ang katibayan ng labis-labis na kaloob ninyo sa akin. Higit pa sa pangangailangan ko ang tulong ninyo sa akin na hatid ni Epafrodito. Ang mga ito ay tulad ng mabangong handog sa Diyos, mga alay na katanggap-tanggap at kalugod-lugod sa Kanya. At buhat sa hindi mauubos na kayamanan ng Diyos, ibibigay niya ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Sabi dito, si Paul ay nagpapasalamat sa mga taga-Filipo sa kanyang sakripisyal na pagbibigay. Sila ay isang dukhang komunidad, ngunit mula sa kanilang kahirapan, nagbigay sila ng pinansyal na tulong kay Paul. Pero hindi ibig sabihin nito na kaya sila ay nagbigay dahil naniniwala sila na mas magiging malaking pera ang matatangkab nila sa future, kundi dahil sila ay espiritual na nakikiisa sa ebanghelyo at naniniwala ng buong puso sa ministry ni Apostle Paul. Naniniwala sila sa kanyang misyon at nakikita at naririnig nila ang bunga nito. Sinabi ni Apostle Paul sa mga taga-Filipos na hindi nabaliwala ang kanilang regalo. Tutugunan ng Diyos ang kanilang mga pangangailangan ayon sa kanyang kayamanan kay Hesukristo. Hindi upang gawin silang mayaman, hindi rin upang pagalingin ang lahat ng kanilang mga pisikal na problema. Hindi po ba't nakaka-comfort malaman na ang mga biyaya na ito ay ipagkakaloob sa atin, hindi dahil sa laki o liit ng ating binibigay, kundi dahil sa pananampalataya natin kay Jesus. Manalangin po tayo. Nais po naming pasalamatan ka, Panginoon, sa napakagandang araw na ibinigay mo sa amin ngayon upang bigyang pugay at papurihan ng iyong pangalan. Katulad ng mga taga-Filipo na walang alinlangan na tumulong kay Apostle Paul at buong pusong naniwala sa mabuting balita mo, Panginoon, naway tulungan mo po kami na magkaroon ng mapagbigay na puso na laging handang magbigay ng walang hinihintay na kapalit. Pusong mapagpasalamat na handang magbigay sa Panginoon, maging sa pinansyal, sa pamamagitan ng gawa, ng oras natin o sa pag-aalay ng ating mga talento upang palawakin at itayo ang kaharian ng Diyos. Sana'y kalugod-lugod sa iyo ang handog naming ito. Sinasamba ka namin, Panginoon, sa iyong pangalan. Kami nananalangin. Amen. Magandang hapon po sa lahat. Ang guest speaker po natin ngayong hapon ay hindi na po bago sa atin dahil po before po mag-pandemic, lagi po siyang bumibisita dito and siya po ay naging senior pastor po ni Pastor Mao sa Baguio nung time na nagsiserve sila sa Baguio Parehas. And ito pong guest speaker natin, sila pong mag-asawa ay ang heart po nila is mag-minister sa mga mag-asawa, sa pamilya, lalo na po yung mga kailangan-kailangan ng guidance na mag-asawa paano ma-i-work out yung relationship nila. Kasama niya po ang kanyang may bahay na si Ninang Flords Perona. And sila po ay ninong at ninang namin sa kasal, gayon din po yung iba po naka-church natin dito. And inaanhayaan ko po si
Pastor Arnold Perona para po magbigay sa atin ng mensahe ngayong hapon. Salamat, inaanak. Maganda po kayong lahat. Hindi ko po nalimutan yung hapon. Sinadya ko pong sabihin, maganda po kayong lahat. Kung inyo pong papahintulutan, gusto ko po sanang sabihin, wow. Kasi matapos ang tatlong taong hindi po namin na pagparito, ay ang aming nadatnan, isang malaking bulwagan tulad nito. Kahapon po kami dumating ng hapon at ito po ay puno ng mga kabataan. Ang aking pong narinig ay mga 85 or 90 ang dumating kahapon. Puno po talaga siya. Tatlong iglesia ang naririto at isang para church organization. What a joy. Nung pa pandemic po kasi, marami pong iglesia ang tunay namang naipit. Nawalan po sila ng mga kasapi, nawalan ng trabaho, marami nagkaroon ng sakit. So, kung nagsialis ang kapatiran, naiwanan po ang iglesia na walang pang tustos sa kanilang pangangailangan. Lalo tigit yung mga umuupa sa mall. Kaya marami pong nagsara. Ngunit hindi po ang SBCF. Sa akin pong pagkakaalam, ito po ay nabuo. But bago po man, nag-uumpisa ang pandemic. No? Sa umpisa. Okay. Naging pagpapala po para sa inyong lahat ang inyong pagiging faithful sa Panginoon. Ito po sana ay patuloy nating gawin sapagkat nakikita naman natin na tunay nga ang pagpapala ng Diyos ay dakila sa lahat ng sa Kanya ay tumatawag at nananalig. Kaya nga po, ako rin po ay natutuwa and I say again, wow. No? Na yung pong naging mensahe natin ngayong napili ay may kinalaman namin naman kung paano po natin patuloy na tutulungan ang bawat isa. Magkahawak kamay, magkaisa ng isip, magkaisa ng puso, ang ating paningin nakatuon sa iisa lamang, sa ating Panginoon. Upang lahat po tayo ay sama-samang lumago, sama-samang lumalim sa ating pananampalataya at pananalig sa Diyos na sa atin ay nagmamahal. Kaya nga po ngayong hapon, ang ating mensahe, ito pong ipinakikita sa atin ngayon dito sa PowerPoint, yan din po ang ginamit ko kanina sa English worship. Wala na pong pagkakataong isalin siya, so isasalin na lamang po natin siya ng diretso. E, Taglish po naman ang sabi natin dito. Okay. Pero kung mamarapatin po ninyo, Tagalog Bataan ang aking gagamitin dito. Ako po talaga ay tigabalanga sa Bataan. Ang message po natin ngayon, building up the family of God. Okay? Pagpapalago ng pamilya ng Panginoon. Okay? Sa pamamagitan ng discipleship relationship. Kaya po sabi natin, when discipleship relationship matter. Mahalagang mahalaga po yan. Wala po kasing lone ranger na mananampalataya. Lahat po tayo lumalago sapagkat tayo ay pamilya. Hahanguin po natin ito sa 1 Timothy 5 verses 1 to 16 in also Titus. Chapter 2, verses 1 to 8. Kung meron po kayong dalang mga Biblia, buksan lang po nyo doon at ilagay ninyo mga daliri sapagkat ang ating pong mga passages ay naka-embed doon sa ating message. Okay? Now, kapuna-puna po sa ating iglesia ngayon na marami pong kabataan. Pero hindi po naman nawawala yung mga mature adults natin. Pero marami po tayong kabataan. Marami rin po tayong mga batang nakita ko roon. Now, how do we minister to the children? Do we minister to them the same way that we would minister doon sa ating mga young adults, sa ating mga youth, ganun din sa ating mga mag-aasawa, sa ating mga byuda? Meron pong kasabihan sa English, sabi po nila, different strokes for different folks. Magkakaibang tao, magkakaibang kiliti. Kaya po when we minister to men and women, even children of all ages, okay? Ganun din po yung pagkakaiba sa civil at spiritual status. Okay? Pag ito po ang sinunod natin, ibig sabihin, dekahon, standard lamang. Kung anong ginagawa natin sa isang age group, yun din ang gagawin natin sa iba. Magkakaunawaan po kaya? Magkakaintindihan kaya? Sa pakiwari ko po, hindi. Kaya nga po ang matutunghayan natin ngayon sa pagtuturo ni Apostol Pablo,
na ang primerang gawain ng ministeryo ng iglesia ay ang paglakad ng ating pananalita. We walk our talk. That has to do with godliness to all people. Okay? Kuno po yung ating itinuturo, yun din ang ating ipinapakita. Wala po tayong sinasabing gawin ninyo ang aking sinasabi, pero huwag niyong gawin ang ginagawa ko. Hindi po tugma yun. Kaya nga po ang sabi dito sa ating passage ngayon, teach what is in accord with sound doctrine. Titus 2:1. Ang dala ko po dito ngayon is New Testament, Pinoy version. Hindi ko alam kung familiar kayo rito. First time ko rin po siyang gagamitin. Ganito po ang pagkakasulat ng Titus 2:1 dito. Ang sabi po, pero ikaw, ituro mo kung ano yung ayon sa tamang teachings. Taglish talaga siya. Okay. So yun po ang sinasabi. Teach what is in accord with sound doctrine. Now, ang emphasis po na to, ang diin sa sound doctrine dito ay nagtuturo sa kabuuan, the fullness ng Christian doctrine. Wala po itong kulang. Full scriptures na po tayo. Okay? Buong-buo na po siya. Okay? At ang focus po nito, ito po ay nakatuon sa pagpapalakas, pagpapalago ng bawat mananampalataya sa pamamagitan ng salita ng Diyos at sa pamamagitan din ng pananalangin. Alam po ba ninyo na ang iglesia ay pinadalan ng Panginoon ng mga tinatawag na gifted men? Yung mga pastor, okay? Yung mga evangelist. Okay? Before the time of the Lord, ang ako naman sinasabi, the prophets, okay? Nandun naman din sila. So, ano po ang ginagawa ng mga men, ng mga gifted men na yan? Isa lamang po ang totoong gawain nila kung isa-summarize natin, and this is to equip the church. Pag sinabi pong equip, ang ibig pong sabihin ng equip, to prepare. To prepare, okay, to what is coming to us. Paano po ang mga tools na ginagamit sa pagtuturo ng mga gifted men na yan, ng inyong mga pastor, mga nangunguna sa iglesia? Ang una pong ginagamit yan, salita ng Diyos. Okay? Dapat po at nararapat lamang na sa ating pag-aaral, ang pangunahin, nating ginagamit at tinutunghayan at binabasa at pinagbubulay-bulayan ay ang salita ng Diyos. Pangalawa po dyan ay ang panalangin. Ang panalangin. Ang panalangin daw po ang diretsyong komunikasyon natin sa ating Panginoon. From us to Him, from our lips to His heart. Siya naman po ay tumutugon sa atin sa pamamagitan ng kanyang salita. The Bible. Okay? You want to hear the word of God? You want to hear the voice of the Lord? Read your Bible. Gusto niyo malakas? Lakasan niyo ang pagbasa ninyo. Gusto niyo ng pabulong? Pabulong niyo basahin. And that is the word of God right there. At ang pangatlo pong tool ng pagtuturo, believe you when I say na ang mga pagsubok po ng buhay, sinabi po sa atin ni kapatid na Nick kanina, na marami pong pagsubok ang buhay ngayon. Anxiety, mga things like, mga kahit na yung maling delivery ng Shopee, naranasan ko na rin po yan, pero hindi sa Shopee. Anong gagawin mo? Ano man ang iyong dinadaanan, dapat ipakita mo pa rin tunay kang Kristiyano. Lalo tigit pag meron kang dinadaanan. Yan po, yung mga testing ng ating faith ay pagtuturo din po sa atin upang maging matatag, upang sumuko hindi sa ating problema, kundi sumuko sa ating Panginoon. Sa Kanya po tayo lalapit, maglulupasay kung kailangan, at tataghoy upang humingi ng tulong. Yan po mga ginagamit ng mga tagapagturo ng salita ng Panginoon. Yan pong ibig sabihin ng teach what is in accord with sound doctrine. That is sound doctrine. Okay? Kaya nga, pag tayo po ay malakas sa salita ng Diyos, sa pananalangin, ano man ang daan na nating pagsubok, okay? Hindi po tayo dadalin, okay, ng hangin. Nadala rin ng mga salat na pangako ng mundo. Noong nakaraang pandemya, okay, dalawang mga direksyon lang po ang pwedeng puntahan ng mga tao. Lalo tigit yung may mga dinadaan ng pagsubok ng buhay. Either, lumapit sa Panginoon, yumapo sa paanan ng kanyang krus.
at sa kanya sumuko at humingi ng tulong kung ano man ang kailangan. At ang isa po naman ay umatras ng dahan-dahan ng umiiling. Okay? Lumayo sa krus, lumayo sa pananampalataya at sisihin pa ang Diyos. Paano ang isang mabuting Diyos na tulad mo ay pinapabayaan ng mabubuting taong tulad ng iyong mga anak? Nasaan po kayo ng pandemya? Yan po ba ay inyong naging karanasan? Ganun din po, okay? Yung batak ng walang kaisipan at walang pagpapahalaga, okay? Sa salita ng Diyos, sapagkat masyado po tayong nagiging emotional tungkol sa mga bagay. Ang ating pong tugon dito ay teaching what is in accord with sound doctrine. Kaya nga po ngayong hapon, papag-aralan po natin na tutunghayan ang mga utos ni Pablo sa kanyang dalawang spiritual na anak, yung mga young pastor na sila Timothy at Titus. Kumbaga sa SBCF, eh si Pastor Mao sa Pastor JB, no ha? Sila po ang mga Timothy at Titus dito. Concerning ministry to different age group. Iba-iba po ang okay, ang nakasama natin sa kapatiran at iba-iba rin po ang nararapat na kaparaanan upang maituro ng mauunawaan ng may kabuluhan at kahulugan ang salita ng Diyos at ang pananalangin sa bawat age group sa ating iglesia. And also, gusto ko pong sarilinin natin. Huwag po nating iya sa lahat kay Pastor Mao o kay Pastor JB o kung sino mang mga guest speaker natin na tumatayo rito upang mangaral at magpahayag ng salita ng Diyos. Tayo pa rin po, individually, ang may responsibilidad at may burden upang yung salitang naririnig natin, itinuturo sa atin in accord with sound doctrine, ay we take in. Okay? Talaga po namang kunin natin ang buong buo, ipamuhay, live it out, and then pass it on. Ipasa po natin sa lahat ng ating mga, ang sabi po sa Bible doon, sa ating mga neighbors. Yung neighbor po begins at home. Kung kayo may asawa, yung asawa nyo ang neighbor nyo. May pamilya kayo, ang anak nyo, neighbor nyo yan. Bago pa man kayo lumabas ng inyong bakod, yung mga tunay nyong mga kapitbahay, lahat po sila na natatanaw ng inyong mata ay harvest field. Diyan po tayo aani. Pero bago ko umani, kailangan magtanim. Yun po ang sinasabi sa atin dito. So sarilinin natin lahat ng ating matututunan. Okay? Para mai-apply natin, para na rin sa sarili nating ikalalago at ikalalalim. Okay? At ito po ay gagawin natin sa pamamagitan ng pagpili at pagpulot ng mga gininto ang aral na may kinalaman sa discipleship relationship. Ang tawag po kasi sa mga relasyong Kristiyano sa iglesia, sa ating kapatiran, is discipleship relationship. At yan po ipaliliwanag ko sa atin sa pamamagitan ng ating tutunghayang mga passages. Ito pong discipleship relationship, dalawang klase. May tinatawag na intergenerational, the same age group. At meron din, different age group. Then the intragenerational, okay, within. Okay, ang sinasabi natin, yung mas may edad, nagdi-disciple sa mga bata. Okay? At iyon po ang ating bibigyang diin ngayong hapon. Pangunahan po natin na maikling panalangin upang ang banal na Espiritu ang siyang tunay namang mangusap sa atin. Panginoon, kami po ay lumalapit sa inyong banal na presensya nang may pagpapakumbaba. Umaasa, nananalangin, tumataguhoy na ikaw ang manguna sa aming panambaan ngayong hapon. Nawa, liwanagin mo sa aming kaisipan at kalooban. Mangusap ka, O Diyos, upang ang lahat ng aming maririnig, ayon na rin sa payo ni Apostol Pablo, kay Timoteo at kay Titus, ay maging sarili din namin. Salamat, O Diyos, sa lahat ng naririto. Buksan mo ang aming isip, ang aming puso, at tanggapin ang lahat ng ito. Sa pangalan ni Jesus. Amen. So unahin po natin yung may kinalaman sa mga kalalakinan. Marami pong kalalakinan dito. Alam po ba ninyo, isa sa biggest challenge ng iglesia palagi, pag nagbilangan kung sino ang mga present, parating kulang ang lalaki, mas marami ang babae.
Pag nagbilangan din kung sino mga volunteers sa ministry, mas marami po ang babae kaysa sa lalaki. Bakit kaya? Naku, isa po ang dahilan ng mga lalaki dyan. Una, eh, nagtrabaho po pastor eh. Kailangan pong mapakanin ng aking pamilya. Okay? Pangalawa, isang linggo na po kasi ako nagtatrabaho. Dapat magpahinga naman ako ng linggo. Meron din, may boxing po kasi. May laban si Pacquiao ngayon eh. Alright? O dumating si kumpare, nagayang mag-golf. Kung tayo po ay nararapat na lumago at nararapat lamang, pakinggan po natin ang sinasabi ni Pablo. Sabi niya, may mga taong ganyan, but tratuhin sila yung mga older men tulad ng iyong ama. Treat older men as fathers. 1 Timothy 5:1a. Pigyan po uli natin dito sa New Testament Pinoy version kung anong sinasabi. Okay? So indulge me. Nasa anak ko. Okay. Ito po ang sinasabi. 5:1a. Huwag mong pagalitan ang lalaking mas patanda sa'yo. Kausapin mo siya na parang tatay mo. Okay? Sabi po naman sa Titus 2:2. Okay. Sabihan mo ang mga mas matandang lalaki na maging mapagpigil sa sarili, matalino mag-isip, at sana yan. At magkaroon ng self-control. Dapat tama ang faith nila. Maging mapagmahal sila at matiyaga. Alright. Ano pong ibig pakahulugan sa atin ito? The word na ginamit po rito sa English version is rebuke. Okay? Do not rebuke an older man. Ito po ay napakalakas na salita. Ang ibig pong pakahulugan nito, okay, i-censure mo. Okay? Pansinin mo, ilagay mo siya sa tamang dapat kalagyan. Sabihin mo yung maling ginagawa niya. Okay? And still, an older sinning member is to be shown respect. Kahit na daw po makita natin sa may matanda, mas matanda sa atin na may ginagawang hindi tama, hindi tugma sa ating pagiging Kristiyano, okay? Siya po ay dapat pa rin nating itrato bilang ama, tayong mga nakababata sa kanila. Okay? Sa pamamagitan ng hindi paggamit ng hindi magandang salita. Okay? Sisitahin mo, sasansalain mo ang ginagawa niya, pero hindi mo siya mumurahin, hindi mo siya pagsasabihin ng salita na okay, hindi lang nakakasugat sa damdamin, nakakainsulto rin sa kanyang pagkatao. Okay? An older man in this context, kaya yung sinasabi, indicates older men in general. Hindi po ito yung mga elders. Okay? Sa church, but older men. Okay? Mas may edad. Tulad ko po. Okay? I'm both an older person and an elder. I'm now a sitting elder sa aking church sa Maynila. Okay? Ang aking pong primary ministry ngayon, hindi lamang couples, marriage and family, a seniors ministry. Okay? So mga kaedad ko po. Yung mga nakakaramdin din ng crisis ng sakit ng kasukasuan, yung mga nakakalimot ng konti, yung senior moment, no ha? Yan. Kaya nakakaunawaan po kami ron. So, nakakamali. Ibig pong sabihin, pag nagkamali, okay, sabihan natin, ilagay natin sa tamang kalagyan, pero huwag natin alipustain. Yun ang sinasabi rito. The younger Timothy was to confront sinning older men with honor pa din. The idea is to stand alongside this older person to strengthen him. To straighten him up, but also to strengthen him. Kung ano man ang kanyang pagkakamali, ano man ang kanyang kahinaan, ay itama at palakasin siya. Okay? So andun pa rin yung love, andun pa rin yung respect. Okay? At ito po ay pagsunod din sa mga utos na makikita natin sa lumang tipan. Halimbawa, sa Leviticus 19:32, ang sabi, rise in the presence of the aged, show respect for the elderly. Old Testament po yan, Leviticus 19:32. Sabi po naman sa Job 32:6, I am young, you are old, that is why I was fearful, not daring to tell you what I know. Okay. So this is respect. Okay? Pwede mo po naman nating sabihan at itama ang mali nang hindi inaalipusta yung ating kapwa. Okay? Yun po ang sinasabi rito. Now, he was to exhort them
or come alongside them to strengthen them. Yung pong purpose noon. On the other hand, ito po namang mga matatandang lalaking ito, dapat magpatutuo. Magpatutuo ng sa pamamagitan ng buhay na naaayon sa Christian doctrine, na naaayon sa salita ng Panginoon. Okay? Dito, okay, to this, Paul emphasizes the need for being sound in faith, in love, and endurance. Talking about older men, faith. Okay? Sa mga may edad po sa atin, okay, nasa ating pong pabor ang panahon. In so far as faith is concerned, love is concerned, also endurance. Why? What do I mean by that in our side? Because we have spent more time than the younger ones, okay, experiencing the love of God, the compassion of God. We have experienced much more, okay, the goodness of God. Okay? Nakarating na po tayo sa punto na, okay, marami po tayo, pag lumingon po tayo, marami pong pagkakamali tayong nagawa kaysa yung mga younger ones than us. Pero sa mga pagkakamaling iyon, doon din po natin mapapatotoo na malaki na pong pasyensya binigay sa atin ng Panginoon. Malaki na pong pagmamahal ang malaki na pong, you know, consideration at patience and forbearance binigay sa atin ng Panginoon. That should have built our faith. Kahit na po tayo ay patuloy na tumatanda, and yet deep inside, patuloy po tayong pinapalakas ng salita. That is faith because of time. And then there's love. Na-experience na po natin in so many ways. For so long a time, ang pag-ibig ng Panginoon. Kung kaya, itong faith na to at itong love na to ang dapat nagbibigay sa atin ng kalakasan, okay? Ng endurance, ng lastability. Okay? Hanggat naririto po tayo at humihinga kahit anong edad natin, talking about endurance, okay? Eh patuloy po tayong nagtatanong sa Panginoon, Lord, ano bang gusto mo pang gawin ko para sa iyo? Sabi po ng Psalm 71 verse 18, okay? I am old, I am gray, but do not forsake me, my God, okay? Until I have declared your power, I have declared your word to the next generation. So ito po ay pagsuko lamang sa panahong natitira sa atin. In our, at least speaking for myself, I'm 72, almost 73 years old. When I look back, ang layo ko na po sa starting point. When I look forward, alam ko the end is somewhere there, around the corner. I don't know which corner, the first, the second, or the third, but it's there. So, wala na po ba akong gagawin? I'm retired, but I'm still at large. Okay? Nagmi-ministeryo pa rin po ako. Until the Lord truly calls me. Okay? To be absent from this body, but present with Him and in Him. So, sound in faith, in love, and endurance. Huwag po natin sayangin, older men, I'm referring to you, huwag po natin sayangin ang mga natitirang hininga na nasa atin pa. Treat younger men as brothers. 1 Timothy 5:1b. Treat younger men as brothers. Sabi diyan. And then Titus 2:6-8 echoes the same. Similarly, encourage the young men to be self-controlled. In everything, set them as an example by doing what is good. In your teaching, show integrity, seriousness, soundness of speech that cannot be condemned. So that those who oppose you may be ashamed because they have nothing bad to say about us. Ano pong sinasabi rito? When dealing with young men, marami pong younger men dito, okay? After urging self-control, ano po bang ibig sabihin ng self-control? May pagpipigil, okay? Ano po ang translation yan pagdating sa salita ng Panginoon? Self-control daw po has to do with a mind that has been transformed, a heart that has been changed, mind and heart that have been surrendered to the Word of God. That is self-control. Okay? Kaya po, sinasabi ni brother ni kanina, ano man ang dinadaan mo, eh magpakatotoo ka, Kristiyano ka pa rin. Yan ang ipakit. That's self-control, brother. Self-control. Okay?
di mo ipinapakita kung saan ka nanggaling noon. Kasi babagyan pagka medyo. You know. Pero kung ako'y Kristiyano na ngayon, ano man ang dinadaanan ko? Ang ipinapakita kong countenance is one of self-control. Now, this is a virtue which many young men are deficient. Ito po ang kulang because they lack time, they lack the experience, they lack actually the view of how God is compassionate, is loving and forgiving. Okay? Medyo maiksi pa ang PC nila, madaling mapikon. Okay? Yan ang sinasabi, deficient. Paul places heavy emphasis on the example therefore of Timothy and Titus. So, sinasabi niya rin sa yung pastors niya, yung kanyang mga spiritual sons, okay, kayo magpakita ng magandang halimbawa. Magpatotoo kayo. Magpatotoo kayo na kahit na kayo ay mga bata, okay, alam niyo kung paano tumalima at sumunod sa mga utos at atas ng Panginoon. As young pastors, great responsibility rests on them to show integrity. Ano po ba yung integrity? Ito po yung hindi po tayo dumadaplis, hindi po tayo nagsasawang gumawa ng mabuti kahit na pa walang nakakakita. Hindi po natin kailangan lagyan ng signature natin lahat ng mabubuting bagay na ating ginagawa. Uy, ginawa ko yan. Para po pa sa daan. Okay? This road is constructed, okay, under the name of ang binibigyan nyo ng honor sarili ito. You don't have to sign it. Just do it. Kala nyo walang nanonood. Walang nanonood siguro na tao, talang nakakaalam. But he knows. Because our God is a God who never slumbers. Hindi po siya natutulog. Parati siyang gising. Nakakakita, nakakarinig. Okay? And he cares. We cannot mock him. Alam po niya ang kanyang ginagawa. And also seriousness. Wag po natin laruin yung mga dapat na bagay na serious. Tulad po ng ating pananampalataya, hindi po laro yan. Yan po ay tunay na pakikiisa, pakikitungo sa ating Panginoon. Be serious about it when you pray. Alam po ba ninyo ang ibig pakahulugan ng salitang amen? You're saying, I agree, Lord. You're saying, I will participate, Lord. You're saying, I will obey, Lord. That's amen. Kaya hindi lang po empty. Ano ibig sabihin ng amen? O siya nawa. Bay ma'am, mabigat po ang kahulugan niyan. Okay. Seriousness. Especially in the manner of speech. Sabi po sa 1 Timothy 4:12, set an example. Set an example. Okay. Men will have to give an account for every careless word they have spoken. Matthew 12:36. Naririnig po lahat ng Diyos yan. We cannot mock Him. He knows. He hears. He sees. So that others may not have cause to speak ill of Christians. Kasi kung tayo po sinasabing Kristiyano, and yet, okay, Kristiyano lamang tayo, one hour and a half every Sunday when you are here. Paglabas nyo sa pintong yon, pagano na naman kayo. Okay. Di ba tiga SBCF yung mama na yun? Okay. What kind of testimony ang ating pinapakita? Paano po natin maaakit yung ating mga security guard? I understand, sila po ay part ng ating ministry dito sa SBCF. Kung tayo, ang mga nakikitang magugulo dyan. Huwag po. Yun ang sinasabi rito. Okay? Integrity, seriousness. Pati ang ating pananalita. Okay? Because what happens is we will embarrass ourselves, our family, our church, our Lord. Ngunit ganun pa man, pag ginagawa po natin yan bilang mga young men, hindi pa rin po titigil ang attack ng kaaway. Ngunit, kahit na sila ay magpatuloy, eh mag-iimbento na lang po sila at makakantang isip kung ano ang dapat nilang ikantsaw sa atin sapagkat hindi po totoo yun. Bahala kayo, basta kami ganito pa din. Okay? Dito po, old men, young men. Pumunta po naman tayo sa mga kababaihan. Older and younger ulit tayo. Treat older women as mothers. Okay? 1 Timothy 5:2a. Treat older women as mothers. Sabi po ng Titus 2:3-4. Likewise, teach the older women to be reverent in the way they live, not to be slanderers or addicted to much wine, but to teach what is good. Then they can train the younger women. Now, in giving advice about older women, Paul concentrates on the need for serious attitude of mind. Serious attitude of mind. Which is what?
to be reverent the way they live. Ano bang ibig sabihin ng salitang reverent? May malalim na paggalang at may kasamang takot. Okay? Hindi takot pagkat ikaw ay paparusahan, kung hindi takot na nagdadala ng hiya na pag may ginawa kang bagay na nakakaya sa iyong Ama, sa iyong Panginoon, ikaw ay iyong hiya. Okay? That kind of reverence, ayaw mong, okay, hindi masayahan ng iyong Ama sa iyo. That kind of reverence, it's a deep, deep honor. It's blessing the name of the Lord. Iyon po ibig sabihin ng reverence. No? Kaya po hindi siya biro. Okay? Reverent in the way they live. Ibig sabihin, a life that honors God. The prohibition on slander, okay, yung paninira ng kapwa. Tapos excess of wine. May uso po pala nun sa Crete. Hindi sa Ephesus, sa Crete kung saan nagmi-minister si Titus. Eh, mahilig po palang uminom ang kababaihan noon. Okay? It suggests a bandage that was more acute among women in Crete than in Ephesus. Eh, ano po naman ang problema kung medyo nainom ang ating mga kababaihan? Kahit na mga kalalakinan. Okay. Sabi po dyan, okay, pag tayo po ay naging okay, napailalim at nagpailalim sa influensya ng espiritu ng alak, eh, hindi po natin makontrol yung ating dila. Hindi po natin makontrol yung ating ginagawa. Kung kaya po, ang masasabi ngayon dito, nasaan ang integridad mo ngayon dyan? Nasaan ngayon ang iyong patotoo dyan? Kung ikaw ay medyo nagwawala dyan kasi ikaw ay kay lasing. Yun po ang sinasabi rito. Hindi po nararapat yan. Sapagkat, ang dapat gawin ng mga older women ay maging mabuting halimbawa, okay, sa mga younger women. Lalo tigit sa may kinalaman sa pangangalaga ng tahanan. Now we move to the younger women. Treat younger women as sisters. 1 Timothy 5:2b. Younger women as sisters with absolute purity. Sabi po ng Titus 2, 4b to 5. To love their husbands and children. To be self-controlled and pure and to be busy at home. To be kind and to be subject to their husbands. So that no one will malign the word of God. Yun na naman po ang focus. Para hindi po malagay sa alanganin at sa kahihiyan ng ating patotoo. Na sa halip na kabutihan ang ating maipakita sa mundong ito, eh ang makikita po nila sa atin ay pawang mga bagay na magbibigay kahihiyan, hindi lamang sa ating sarili, kundi ganun din sa ating Panginoon. Yun po ang iniiwasan. Now, in treating younger women as sisters, Paul adds a caution with absolute purity. Hindi lamang po basta purity ito. Dinagdagan po ng adjective, absolute. Which suggests that purity in relationship with them is essential. Kung tunay po tayong magiging magandang halimbawa, okay, at magpapatotoo ng tunay at na malakas, kailangan pong ipakita natin ang ating pagiging dalisay. Purity. Paul sees it as a task of older women to instruct the younger women. Yung po pala ay responsibility ng mga nakakatanda sa atin. Pag tinawag kang tita o lola o whatever, may kaakibat pong responsibilidad yun. Okay? So, pag tinawag po niyong aking mabuting may bahay na lola o tita or ate, ibig lang pong sabihin nun, you could most probably expect certain word of wisdom, patotoo sa kanyang buhay. Gumagalang ka sa kanya because of his or her. Okay? Advantage of experience. Anong experience naman ang pinag-uusapan dito? What to instruct the younger women? The instruction centers on love to husband and children. Tanong po ninyo sa misis ko, ilang taon na po siya nagtitiis sa akin. We just celebrated our golden wedding anniversary. Last May 7. Abay, mas matagal pa kami mag-asawa kaysa sa mga edad ng karamihan sa inyo. Wala pa kayong mga 50 years old, right? So, you ask my wife, okay, paano niya ako natitiis all these years? 50 years kaming married, then 2 years kaming boyfriend, girlfriend. 1 year kaming magkaklase. The first year, she hated my guts. Sabi niya, pagkayabang nitong lalaking ito.
Kala niya kung sino siyang napakagwapo. The second year, by na-discover namin na we were actually moving around the same government, the same student circle. Nasa student government kami and all those things. By nag-iba yung ihip ng hangin. Ah, clinic? Okay. So, we became a couple. Okay. 1 year after our graduation, okay, we got married. So, ang sinasabi po rito, okay, that putting that aside now, okay, the instruction centers on love to husband and children. This cannot be taken for granted. Yung pag-instruct po ng mga older women to younger women to love their husband and children. Why? Because in our time, in the year and now, marital discord resulting in breakup and separation is ever on the rise. We should know, we should have an idea because we minister to couples and family. Okay? Meron man pong hindi nagpo-formalize ng kanilang separation, pero nangangapit bahay din, nangigibang bahay. Okay? Nagpapalit po si kumare at si kumpare. They cannot afford, okay, what it takes to officially sever the relationship, legally that is. So what do? They make it practical. They make it easy on themselves. Ano po ang punot dulo niyan? Anong ugat niyan? Ay, yung mga discord na ganyan. Okay? Yung mga hindi pagkakasundo. Okay? Hindi makatiis sa isa't isa. So, naghihiwalay. Kung minsan po, nagiging dahilan niyan, okay, ang mga misis na medyo ambisyon, mataas, no? Their ambition run away from them. That what happens is, mas focus sila sa kanilang career kesa sa homemaking. Kung minsan po naman ang nagiging dahilan, mas mahal ni Mrs. yung kanyang mga anak kesa kay Mr. Nung sila ay bagong mag-asawa, okay, parati siya nag-a-anticipate sa pag-uwi ni Mr. So, pag alam niyan, darating na si Mr., andyan na po siya sa may pinto, naghihintay, nakasama yung slippers, yung sandals, yung medyo basang bimpo, okay? Tapos yung dinner, nakahanda na sa lamesa. Nung magkaroon ng anak, uuwi si Mr., abay madilim. Okay. Kasi si Mrs. nandun sa kwarto, nag-aalaga ng bata. So, sweetheart, nasaan ang dinner ko? Magsa-shoutback naman si Mrs. Andyan lang yan sa mesa, iinit mo na lang. So, hindi na priority si Mr. Okay. Yung po ang sinasabi, mga sabihin natin, kuminsan mababaw lamang. Okay. Parang walang sense yung mga pinag-aawayan. Come to think of it. Yung po mga pinag-aawayan ninyo, pagka kayo ay in your lucid moments, panatag po kayo. Balikan ninyo yung pinag-aawayan nyo. You will laugh na ang pinag-aawayan lang ninyo ay walang kabuluhan. Naunahan lang kayo ng kung ano. It could very well be pride. Or making yourself number one. I'm right, you are wrong. I'm number one, you're number two. So, yan po ang mga responsibilidad ng mga matagal nang may asawa, the older women, towards the younger ones. Na ang mga pagsubok ng buhay ay pawang sinadya ng Diyos at pinabayaan upang tayo ay maturuan kung paano magtiwala sa Kanya. Wala pong mag-asawa na walang problema. Tulad nga po ng sinasabi ko, by way of a summary, in marriage, problems are a given. Sino po sa mag-asawa rito ang walang naging problema? O walang problema ngayon? O hindi magkakaproblema bukas? I need to talk to you after the service. Baka may matutuhan ako sa inyo. Okay. But this, misery is optional. You don't have to be miserable. Sapagkat nandyan po ang Diyos na sa atin ay nangangalaga. At nandyan din po yung mga older women na pwede nating matanong. Kung kayo po tutanungin, mga older women, therefore, kailangan kayong magpakita ng tunay at tapat na patotoo na tunay nga kayo ay nararapat na maging tagapayo ng mga younger women. The qualities required of younger women are those needed in the domestic scene. Well, self-control, andun na naman yung self-control. Purity and kindness are of great value in a Christian home. All assumes that the Christian wife should be submissive to her own husband.
You want to learn about biblical marriage? Read Ephesians 5. Ephesians 5. Okay? From verse 21 all the way to the end. It will tell you four basic things. The responsibility of the husband. Before the responsibility, the role of the husband. And the responsibility of the husband. The role of the wife and the responsibility of the wife. You know what is the role of the husband? To be the leader. It's not the wife who is commanded to be a leader. It's the husband. Do you know what the responsibility that comes with leadership? To love. Kailan pa bang ituro yan? To love? Yes. Tinuturo po yan sa lalaki sapagkat kung hindi, hindi po gagawin. And that actually goes back all the way to the garden. The enmity caused by the fall. When the Lord God asked the man, what is this you have done? What did he do? Adam pointed at Eve. It is the woman you put here. Blaming the woman in God as well. Because of that enmity, hindi po tayo uutusa mga kalalakihan na mahalin ng ating asawa. Paano ko mamahalin yung magandang babaeng yan? All these 50 years, inutusan ako ng Diyos. Okay? Yun ang aking responsibility, to be her leader who is loving. Ano naman ang utos sa babae? Okay? To be the helpmeet. Kayo po ang helper ng inyong husband. At ano naman ang responsibility of the helpmeet? To respect, to submit. In any organization, the military, the government, the church, marriage, there's always one who is the assigned leader. Hindi po pwedeng sa military, lahat general. Hindi po pwedeng sa Malacanang, lahat ay presidente. Hindi po lahat po pwede sa SBCF, lahat kayo pastor na head. Hindi po pwede po sa marriage na lahat kayo, si husband tsaka si wife, parehong leader. Eh magbababag po kayo niyan. Okay? Kaya merong naka-assign. And that takes a whole lot of responsibility towards God. Yan po ang itinuturo dapat, pinapatotoo ng mga older women to the younger ones. Okay? Now, pag-usapan po naman natin yung mga widows, mga balong babae. There are actually four kinds of widows in church na dapat po nating ariguin to disciple. Alright? Concerning widows, there are the older widows alone and in need. They are to be honored. 1 Timothy 5:3, 5, 9, and 10. Ang sabi po, give proper recognition to those widows who are really in need. The widow who is really in need and left all alone puts her hope in God and continues night and day to pray and to ask God for help. No widow may be put on the list of widows unless she is over 60. Has been faithful to her husband and is well known for her good deeds, such as bringing up children, there it goes again, showing hospitality, washing the feet of the saints, helping those in trouble, and devoting herself to all kinds of good deeds. Now, Paul is concerned first with widows with no means of support, primarily financial. At a time when there was no welfare state, wala pa pong DSWD nung panahon nila na nagbibigay ng ayuda. No, ha? So wala pa. The alleviation of poverty was a problem and Paul recognized that the Christian church had a responsibility in this. Okay? The responsibility of the Christian church when there was no DSWD at the time. But financial support from the church is mandatory only for widows who have no means to provide for their daily needs. Wala talaga silang pagkunan. The word left alone, sabi po sa passage, left alone, it denotes presumably a permanent condition of being forsaken by family and left without resources. Talagang walang-wala po siya. This widow is really a widow. Huh? Yan ang tunay na widow. Since there is no family to support her, in such a state, she puts her hope in God, which pertains to a settled attitude of hope in God alone. Wala po siyang tinatawagan ng tulong, okay, kundi ang Panginoon. In New Testament culture, 60 was considered retirement age.
as it is today with us. That is optional, 65 is mandatory. Okay? By that age, older women would have completed their child rearing. Okay? Nakapag-alaga na po ng mga anak yan, nakapagpalaki na. And would have the time, maturity, and character to devote their lives in service to God and the church. They also would not be likely to remarry. Okay? Although, meron pa rin pong paminsan-minsan, 60, 65 or older, ay nag-aasawa pa rin. Pero very rare na po yan. In general, they would not be likely to remarry and become preoccupied with that commitment. Now, the praise be put on the list pertains to those eligible for especially recognized church ministry and not necessarily church support. Kung gustong maglingkod sa Panginoon, okay, andyan po yung ating okay, evaluation dyan, the vetting process, so to speak. Now, to this end, the widow's past experience and good reputation, their testimony, are of practical importance. So, ini-evaluate po ng iglesia yan. Hindi po tayo basta lang lagay ng lagay, kundi naman natin din masusuportahan because of certain issues as written in the Word of God. How do we minister to them? Ang sinasabi, how do we disciple them? Now, older widows with living children, ito po naman, may anak, should be cared for not by the church but by their families. Sabi po yan sa 1 Timothy 5, 4, 8, and 16. But if a widow has children or grandchildren, they should learn first of all to put their religion into practice by caring for their own family and so repaying their parents and grandparents, for this is pleasing to God. If anyone does not provide for his relatives, and especially for his immediate family, he has denied the faith and is worse than an unbeliever. If any woman who is a believer has widows in her family, she should help them and not let the church be burdened with them, so that the church can help those widows who are really widows. Now, Paul expressed here in no uncertain terms, okay, that families, not the church, families, not the church, have the primary responsibility for their own widows. Children and grandchildren are indebted to those who brought them into the world, reared them, and loved them. Fulfilling this responsibility is a mark of godly obedience. Sabi po sa Exodus chapter 20, verse 12, honor your mother and your father. Failure of Christians to provide for their own is seen to have disastrous consequences. And what may that be? A denial of the faith and the principle of compassionate Christian love. Sabi po sa John 13:35, all men will know that you are my disciples if you love one another. Now, how can you prove that you are a disciple of the Lord when you yourself is not willing to help and support your own widow? Di po ba kabaliktaran yun? Taliwas sa utos sa 13:35 ng John. And hope does not disappoint because God poured out His love into our hearts. Romans 5:5. Wala pong makakadeny sa atin na tayo ay mahal ng Diyos. Ang totoo po, ang pagmamahal ng Diyos, ang pawang pagkakautang natin na hindi natin mababayaran sa Kanya. Ngunit ang sabi, okay, kung ito ay yung ipagpapasalamat, love one another as I have loved you. Yung utang pong pera, binabayaran. Yung utang na pagmamahal, ibinabalik at ipinakikita. Yun po ang pagbayad sa Kanya. Because that's a debt that we could never repay towards God. Kaya dapat po natin sundin. So, isa pong pagpapakita, pagpapatotoo ng ating pagmamahal ay we support our own widows in the family. Pangatlong widow, widows who are carnal and live only for pleasure are to receive no help whatsoever. 1 Timothy 5, 6-7, but the widow who lives for pleasure is dead even while she lives. Give the people these instructions too, so that no one may be open to blame. Now, Paul here was aware that there were widows who lived for worldly pleasure. Ito po yung mga bata pa, magaganda pa sila, okay?
Kaya ang kanilang mga hinahanap ay mga kasarapan ng buhay, karangyaan. Okay? He did not expect the church to provide for such a lifestyle, yung marangyang lifestyle na yan. Particularly if any element of immorality is implied by the word. Dead even while she lives, sabi po ng passage, it points to a widow who lives worldly, immoral, ungodly life. Okay? Ito po yung siguro makikita nating a young widow, siguro may isang anak o dalawang anak, pero bata pa rin siya, maagang binawian yung, ng buhay yung kanyang asawa. So makikita po natin regular siya sa social media, okay? Fully made up, naka-bathing suit or whatever. What's going on here? Ano, ina-advertise yung kanyang sarili or something like that. Yun ang makikita nating pakahulugan ng sinasabi nito, that kind of a lifestyle. Okay? Timothy is to give clear instruction in such matters to help such women to avoid blame. In this essentially practical issue, Paul is not only concerned for the individual, the widow, but also for the impact of bad testimony on the believers. Okay, so kailangan pong maging maliwanag tayo at mapagmatsyag kung meron po among us na medyo taliwas sa utos dito at nagpapakita at nagpapatotoo ng description na sinabi dito ni Paul. And then there's the last kind of widow. The younger widows are to be allowed to remarry. 1 Timothy 5:11 to 15. As for young widows, do not put them on such a list, the list of widows. For when their sensual desires overcome their dedication to Christ, they want to marry. Thus, they bring judgment on themselves because they have broken their first pledge. Besides, they get into the habit of being idle and going about from house to house. And not only do they become idlers, but also gossips and busybodies, saying things they ought not to. So, I counsel younger widows to marry, to have children, to manage their homes, and to give the enemy no opportunity for slander. Some have in fact already turned away to follow Satan. What is being taught here? The young widows presented a different concern here because of the possibility of remarriage. This excluded them from the list mentioned in verse 9, the list of widows for support. There is no suggestion here that any young widow who is poverty-stricken, however, would not qualify for some help from the church. Pwede rin. Basta ma-evaluate ng ganon. Okay? Paul seems to be thinking of widows who volunteer for Christian work, but would be placed in a difficult situation if they wanted to remarry. If they forsook their commitment to Christian work to remarry, they would incur judgment. But why? Nag-volunteer na nga eh. Sabi po kasi sa Numbers, chapter 30, verse 2. When a man or a woman takes a vow to the Lord or an oath to obligate himself by a pledge, he must not break his word, but must do everything he said. If you make a vow to the Lord your God, do not be slow to pay it. Deuteronomy 23:21. A pledge is a commitment. So when you pledge and you commit to serve the Lord, what is being said here is you do not exchange that, okay, when you desire to engage in another human relationship, in this case, to remarry. So, ano ngayon ang sinasabi dito sa atin? There is also the twin dangers of idleness and gossiping. Okay? Kung hindi ka naman nag-commit, wala kang ginagawa sa bahay, ang sinasabi, idleness and gossiping, okay, are two connected things to being busybodies or literally one who moves around. Narinig nyo na yung uso ngayon, yung sinasabi nilang marites, master of arts in whatever it is. You know, we spread, okay, things that we hear, okay, dinadagdagan natin. Okay? So yun ang sinasabi. Kasi daw, the idle mind is the playground for the enemy. Kung ano-anong inilalagay sa ating kaisipan, okay, na hindi naman kapuri-puri, na hindi naman, okay, nakapagbibigay ng kalulhatian sa pangalan ng Panginoon. So, idleness, okay, katamaran po yan. Gossiping, okay? In other words, they could not be trusted with confidences.
So, I think this is very real today. Busybodies, okay? The one who moves around, who are gossips, and who are idle. Okay? Nung araw daw po, pag nagpadala tayo ng mga sulat, medyo matagal dumating kasi snail mail ang tawag doon. Buti na lang, dumating yung email. Okay? Bumilis, you know, the same. Pam, isang pindot lang, nandun na sa ating papadalan, email. Pero meron daw pong mas mabilis pa to spread whatever it is that you would like to spread by way of news. Female, mas mabilis daw po siya. Yun ang sinasabi dito. Alright? No offense intended, ladies. No offense intended, sisters. Just a matter of fact. Okay, para lang po ma-drive home natin yung point na sinasabi. Na pag wala po tayong ginagawa, kung anong ipasok ng kaaway sa ating isip, kahit na hindi ka aya-aya, we will do it. Okay? So, the positive advice to young widows is to remarry. Pag-asawa ka na lang uli. And devote themselves to domestic responsibilities. Okay? Ang sinasabi po sa atin, too much time with not enough to do is dangerous for anyone except perhaps those who are too old to get into trouble. Again, Paul's major concern is to avoid reproach on the church. Ayaw niya talagang ang iglesia ay mapintasan, mapulaan at siraan. Sapagkat pag iyan po ang nangyari, ang pinupulaan, ang sinisiraan ay ang ating Panginoon. Instead, okay, for these young widows, they should marry, raise a family, manage their homes, and thus being occupied, give the enemy no opportunity for slander. Ang isang lesson po rito is when our mind is saturated in the Word, when our life is filled with reverence and love, okay, towards our Father in Heaven, we give no opportunity for the enemy to inject empty, hollow things, injurious things in our mind for our hands to do. Yan po ang sinasabi. Hence, Paul's counsel is, get married na lang. The reference to Satan points to the results of the young widows acting unwisely. For the enemy is ever ready to seize every opportunity to slander God's work. Now to clarify, Paul wanted to be certain that the instruction on verse 8 were understood to include well-situated women. Hindi lamang po ang mga kalalakinan ang mayroong obligasyon. Yun din pong mga well-situated or well-provided for women in the family should also help the widows in their family. As a closing note, therefore, Paul specified that any believing woman who possessed the means, just like the men, bore the same responsibilities for widows in her family as would a man in similar circumstances. This would relieve the congregation, the church, of the responsibility so that the church could help those widows really in need. How do we put all of these things together? Let's tie a yellow ribbon, okay, across. Having people of all ages in the church, like SBCF does, lahat po ng edad, lahat ng gender narito sa atin, no? It makes the body strong, as it is. Kasi all-inclusive po tayo, hindi po tayo namimili, okay? Hindi po tayo namimili, all-inclusive. Meron sa ating more mature than others, meron sa ating, you know, mas committed than others. That's true. And perhaps there are also among us here who have yet to truly commit to the Lord their life. It happens. It happens. So what do we do in such a situation? How do we truly build up the body? And we are the body. Not just one, not just two, but all of us together. We are the body. How do we do it? Now, together with our servant leaders, PMAO and PJB and all the other volunteers, okay? The older and more mature members, like Kuya Nick, perhaps, all right? And all other older adults who volunteer to lead groups, to speak to groups, even to preach the word right here, okay? Together with the servant leaders, the older and more mature members, through intergenerational discipleship relationship, should help the younger
and less mature ones by good words, good deeds, reinforced by the testimony of their lives. If the older men are to be believable, are to be strong and powerful in the declaration of the word, they must not only declare the word per se, but also support that with good works and also the testimony, a good testimony of your life. Yun po ang sinasabi rito. Okay. And the integrity must come in words and in deeds as well. Do not open your mouth to anybody even before you open your Bible and understand what the Word of God is all about. Do not go about throwing passages all around, passages that you have not experienced in your life and therefore found the true meaning in it and the true power in it. It doesn't matter if you only know, for now, 1, 2, 3 passages. If you take it in and then you leave it out and then you pass it on. And you build from it one brick at a time. One brick at a time. It's not the idea in discipleship that you master the Bible. The whole idea of discipleship by way of teaching good doctrine is that the Bible masters us. Nobody cares if you memorize the entire Bible. We have seen pastors who boasted, I'm talking boasted because they're all dead now, okay, that they have mastered the Bible. But they led actually their congregation to death, to destruction. It's the Bible that should master you by way of a transformed life, by way of a converted mind and heart, surrendered to Him alone. When you take in the word, you leave it out. And when you leave it out, that is to prove it to yourself that truly the Lord is good. Then you can pass it on. You can pass it on. That's the whole intent. Okay? This call holds true for more mature young men and women among us. Okay? Minister and disciple less mature young ones through intra-generational, your peers. Ako po'y nasisiyahan na nakikita ko rito sa SBCF na meron kayong separate groups. Sabi, get connected. I kind of like that. I say, wow to that. You have youth wired for the youth. Yung kahapon, 85 youth, youth wired pala yun. Huh? Then you have rooted young adults. That's another ministry. Specific. Okay? Then you have, what's this? Ladies link. Then you have men's fellowship, DOS. I miss the DOS fellowship, Brother Nick. Huh? The last time I think I was with you was what? 3 years ago, right? That's holy ground. Okay? Medyo nalugi sa atin yung holy ground kasi hindi na tayata tayo nag-meet doon. Yeah. Anyway. So, and then you have the young children right there. You are ministering one to the other. You call that discipleship relationship. Okay? Discipleship relationship. Ang sinasabi po doon. Okay? This is how all age groups in the church are strengthened in the faith. And Christian values are passed on from generation to generation. Pinapasa po natin. And that is what actually the Great Commission is all about. Go and make disciples, baptizing them. In the name of the Father, the Son, and the Spirit, teaching them to obey, okay, everything that you have learned. And surely, I'll be with you until the end. Hindi po natin sinasarili ang ating mga natututunan. Natututunan natin yung kasi ina-apply natin at ipinapasa. That is discipleship. That is discipleship. Okay? When we pass this on, from generation to generation, no one may cast doubt upon our Christian faith and witness, more so upon our Lord and Savior. Why? Because we take care of each other. Why? Because we help each other. Okay? We build ourselves in our most holy faith. Okay? Firstly, we take care of ourselves. Okay? We must know who God is. We must know who Christ is. And then when we know Him intimately, okay, we could make Him known to other people. That is discipleship.
to make him known as well. Okay. Now, as to financial support, the church has always had limited resources, although I'm glad to note as well that you are very positive in your church financial update. Okay. And considering the difficulty that you went through when you put this thing together during the pandemic, God is truly faithful to SBCF. But be reminded, the church has always had limited resources, and it has always had to balance financial responsibility with fiscal generosity. Ano bang pagkakaiba ng mga technical term na yung pastor? Financial responsibility is, this very nice place right here doesn't come free. All this air conditioning and these lights, they do not come free. You have responsibility to pay them on time and in full. Message, okay? Dumadaan sa mesa mo yan. That's responsibility. But there's also fiscal generosity. Fiscal is when you budget according to the primary need of the church and you allocate funds where funds are needed. The widows included, or these various groups, at least you have free coffee and all. All of this require funding, budgeting, so you do not overspend. But you also do not underspend. But you do not spend two things that are less important. You prioritize, that is fiscal generosity. You know where to spend, how much, and when. It makes sense, therefore, for all members, all of us, to work diligently at our work so that we could be financially independent, so that we can all support ourselves and help others in need as well. When you support your church, you're supporting actually the church in reaching out to the community in those who are in need as well. The church is actually the body of believers, helping, loving, being compassionate one with the other. Okay? When the church members are both responsible and generous, everyone's needs will be met. Tingnan po ninyo ang sinasabi sa Acts 2, 44 and then 45. Okay? Ang lahat ng mananampalataya ay magkakasama at lahat, okay? They had everything in common, sabi. They give to anyone as he had need. So wala pong nagkukulang sa kanila because they love each other. Read Acts 2, okay? 44 to 45. And so I say to you, beloved, build up yourselves in your most holy faith and build up each other as well so that together, with everyone taking seriously your responsibility as a Christian, together, you could build up the entire body. The condition? All in accord with sound doctrine. All in accord with sound doctrine. By way of application, let me leave you with two illustrations. First, for inside the church, there is what I call the discipleship network. Each one of you must have a Paul, a more mature Christian, to mentor you. And where you're standing, you must also have alongside you your Barnabas and your Silas. This could very well be your prayer partner. This could very well be your accountability buddies. Okay? These are people who stand alongside you for good or for bad situation in your life. You are there for each other. And then you also have under you your Timothy and your Titus, to whom you would pass on what you have learned from your Paul. When you have such a network in church, lahat po kayo connected. Wala pong naiiwanan. Wala pong individual na Christian na nag-grow on his own. It's not always favorable for you to, you know, to experience silence and solitude. You do not learn that way as effectively as you would with your own peer group in generational discipleship relationship. Because what could happen in frequent silence and solitude episodes in your life is you think it's the Lord who is speaking to you.
But you might be sorely mistaken because many a times the enemy would also deceive you, would lie to you in such a situation. And that's why we need each other to pray with, to pray to. We need each other to study with. Okay? We need each other to affirm each other. We need each other to mourn when we're mourning. We need each other to rejoice when we're rejoicing. We need each other. Do not be alone. Do not deny the church the love that it is, you know, extending all around. Paul, Barnabas, Silas, Timothy, Titus, Discipleship Network. Do that inside the church. And I'm glad to see, as I said, these groups, you could begin there, actually. And then the illustration number two is, you're familiar with the word prism? Eh, sa science po, tinuturo ng mga teachers sa atin yan. The sun, the ray, pag pinamaan po sa prism, that's a block of crystal na pyramidal. Paminsan, ibang shape din. Pag dumaan po dyan, yung intensity nagde-develop, lahat po ng tawiran yan, pwedeng masunog. Huh? Pinapaglaro natin ng araw yan when we were in the elementary. Use that as an illustration. The sun is God the Father. The ray is God the Son. Okay? And the warmth that we feel when we put our hand under the ray is the Holy Spirit's presence in our life. Now, if you are the prism, from God the Father, the ray of the Son passes through you. Let that warmth shine through to a particular person or a particular group of people that you would like to reach for God, for the Lord. Okay? And I will call that now the prism principle. Prism, we spell it out. What's the first letter of prism? P. Pray for a name. Pray for a face that the Lord would, you know, that the Lord would lead you to, okay, to minister. Pray for a name. Pray for a face. One name, one family, it doesn't matter. But God Himself actually, okay, saved one individual or one family at a time. So pray. What's the next letter? R. Relate to this person, okay, that you've been praying for and praying about. Back in the day, evangelism is hardcore. Tanong po natin, pag namatay bang yung gabi, alam mo kung saan ka pupunta. And then we whack the person in the head with the Bible. Bakit maniwala ka kasi sa sinasabi ng Diyos? Well, it doesn't work that way anymore. Today, evangelism is more relational than it will ever be. Nagbubukas po ng pinto ang pagiging makaibigan natin. So we relate. We build friendship. As we relate, the next letter is I. You invite. You invite. Even before you invite here, you invite muna. Ang laki ng mall, oh. Okay. Sa isang corner dyan, magkape kayo, whatever. Just so you could have a deeper relationship. And given the opportunity, S, share the word to the person. Share the word using your own experience. Okay, as regards the love of God, the compassion of God, the care of God, the forgiveness of God, that is you testifying. That is you witnessing. Acts 1:8 says, okay, you will be my witnesses. And you have the indwelling of the Spirit. Kayo po ay puspos ng banal na Espiritu nung kayo ay makasumpong ng kaligtasan. He is in you. So, kailangan po natin gamitin yan. And then, pag siya po ay nashare ninyo at tumanggap, huwag po niyong iwanan. Anong susunod sa M? Mentoring. Anong another word for mentoring? Discipleship. So, this one person, pag natanong po siya, sino nag-share sa'yo ng word? Si Sister Seeds. Okay? Sino nag-disciple sa'yo? Si Sister Seeds. Sinong sumama sa'yo ng mga water baptismo? Si Sister Seeds. Sino ang iyong BFF in the Lord? Si Sister Seeds. Nung panahon natin, Brother Nick, sino nag-share sa'yo? Si Brother Nick. Okay? Sino nag-disciple sa'yo? Si Pastor Mao. Sino nag-baptize sa'yo? Si Pastor this and the, iba-ibang pangalan. Now, when you do it prism way, there's only one name there. Next only to the Lord, it is you.
who will take responsibility to reach out, okay, and equip this person in the love and service of the Lord. That is for outsiders there. Pray, relate, invite, share, and mentor. And surely, when we do the same as we would inside with the different groups that we have, can we say, can we even doubt that the Lord would work in our midst? Go, build each other up in your most holy faith, following the teaching of sound doctrine. Manalangin po tayo. Panginoon, kami po ay nagpapasalamat at muli pa niliwanag mo sa aming kaisipan at aming kalooban ang mga bagay na mahalaga sa iyo at may kinalaman sa ating, sa aming patuloy na paglago, sa aming patuloy na pagyaman, sa aming patuloy na paglalim sa aming pananampalataya sa pamamagitan at pangungunan ng Banal na Espiritu. Ngunit sa pagkikiisa namin, okay, sa pagtutulungan, sa pagmamahalan, at sa pagpapakita ng tunay na patotoo ng isang Kristiyano. Nawa, O Diyos, ang lahat ng bagay na ito ay matimo sa aming kaisipan, sa aming kalooban, upang ang lahat ng bahagi ng aming katawan ay tumalima, sumunod sa iyong mga utos at atas, at patuloy naming mapalago at mapalakas ang katawan ni Kristo dito sa SBCF. Salamat, O Diyos, sa bawat isang naririto. Gamitin mo po kami. Gamitin mo kami upang maging kasangkapan at daluyan ng iyong mga pagpapala. Salamat, O Diyos. Sa pangalan ni Jesus, ito po ang aming dalangin at sama. Amen. At amen. Hello? What an insightful worship we have this afternoon. Maraming salamat po, Pastor Arnold, for that wonderful message. Let's give the Lord a praise clap offering po. Purihin po natin ang ating Panginoon. Okay, so before we end our worship service, we have a few announcements. First is, iniimbitahan po namin ng ating mga kabataan na dumalo sa Youth Ward event called Graduation Special na gaganapin po this July 1. That's 3 to 5 p.m. dito po sa Worship Center. Kasama po ang ating mga guest speakers na si Mr. Simon and Mrs. Jane Mercado. So, sa mga interesado po, feel free to fill out the Youth Ward Ministry sign-up sheets at the ushering booth. And also, if you have any prayer requests and you want us to pray for you, our church has a dedicated team that prays weekly for the congregation. Please fill out the form located in the back seat and drop it in the offering box on your way out. We would be honored to lift your request in prayer. And we have this midweek prayer meeting every Thursday. That's 5 to 6:30 p.m. here in SBCF. Inaanyayahan po namin kayo, nasamahan po kami. So let's grow our faith and commune with God in prayer and pray for our home church, SBCF. Also, we want to remind everyone that our offering boxes are located at the back of our main hall and by the exit. You may drop your tithes and offerings on your way out after our worship service. Pakiusap lang po na huwag niyo pong iiwan ang inyong mga tithes envelopes sa inyong mga upuan. Also, you may opt to send your tithes through our bank transfer options to our church-designated bank account as late givings. So maraming salamat po. Our service would not be complete if we do not recognize our first-time guests. So if we have first-timers po dito, we encourage you to raise your hand so that we can recognize you. Meron po tayong first-time guests here. Wala po? Ay, hello po, ma'am. Welcome po to SBCF. Yan, welcome po to SBCF. Meron po tayong connect cards there na nakalocate po sa likod ng backseat nyo. Our ushers will assist you in filling up the form and will connect the card. So, without further ado, I invite Pastor Arnold to lead us in closing prayer and benediction.
Tumayo po tayong lahat para sa ating panghuling pa pananalangin ngayong hapon at ang ating benediction. Panginoon, salamat po sa pagkakataong ibinigay mo po sa amin upang magkatipon na magkakapatid ngayong hapon at marinig ang iyong banal salita para na rin sa aming ikalalakas, ikalalalim sa pananalangin. Tunay nga, O Diyos, Ikaw ay dakila sa aming mga buhay. Patuloy mo po sanang kami ay gabayan, palakasin pa sa pamamagitan ng pangunguna ng iyong banal na Espiritu na siyang nagbibigay kalakasan sa amin pagkatao sa harap ng mga pagsubok ng buhay. Salamat, Panginoon. Kaya nga, simula nang nabalitaan ko ang pananalig ninyo sa Panginoon, si Jesus, at ang pagmamahal ninyo sa lahat ng mga Kristiyano, hindi ako tumigil sa pagpapasalamat sa Diyos para sa inyo. Hindi ko kayo nakakalimutan ipag-pray. Nire-request ko sa Diyos ng Panginoon nating si Hesukristo, ang dakilang Ama na ibigay sa inyo ang Kanyang Espiritu. Siya ang magpapatalino sa inyo at ipakikita niya sa inyo kung paano makikilala ang Diyos. Pinagpipray ko na maliwanagan ninyo sa inyong mga kaisipan para malaman ninyo ang pag-asa na ibinibigay sa inyo nung tumatawag kayo sa Diyos. Malaman ninyo na sana napakayaman at napakaganda ng mga blessings na pangako ng Diyos sa mga taong pinili niya. Pambihira ang kapangyarihan ng Diyos sa atin na mga nagtitiwala kaparas ito ng kapangyarihan na ginamit niya noong binuhay niya si Kristo Jesus mula sa kamatayan. At pagkatapos pinaupo niya si Kristo sa kanan niya doon sa langit. Kaya si Christ ang nagrurule ng lahat ng pinuno ng langit sa mga leader, mga kapangyarihan, ang Panginoon at siya ang Panginoon ng lahat. Binigay kay Kristo ang pangalan na higit pa sa lahat ng pangalan sa mundong ito at sa darating pa. Nilagay ng Diyos ang lahat ng bagay sa ilalim ng kapangyarihan ni Christ at ibinigay niya sa Church bilang pinakamataas na pangalan ng lahat. Ang Church, ang katawan ni Kristo, ito ang bubuo at kukumpleto sa Kanya at si Christ ang kukumpleto sa lahat-lahat. Mga kapatid, tayo pong lahat ay humayo sa pagmamahal ng Diyos Ama, sa pagmamahal ng Diyos Anak at sa fellowship ng Banal na Espiritu. Humayo po tayong lahat sa pangalan ni Jesus. Amen at Amen. Thank you.